Hello mga katropa peeps! Welcome back to my YouTube channel. Ito po ang inyong kaibigan at kakwintuhan sa kusina, kung saan ang Marlo's Cuisine ay magbabahagi na naman po sa inyo ng isang simpleng ulam na talaga namang I'm sure ako guys na hindi ako mapapahiya sa inyo sa dahil sa sobrang sarap, linamnam at katakam-takam ng ating ishare ngayon. Ito yung bangus na ini-steam sa tuyo. Kaya nakaka-excite na ishare ko ito sa inyong lahat. Kaya wag na natin patagalin at atin ang alamin ang mga sangkap. Hello guys, welcome back. Ito po yung ating gagawing steam na bangus sa tuyo. Okay guys, nakabili po ako ng bangus na medium size. Ito po yun, pina-slice ko ng parang padaing. And kung mas maganda po kung mapapatanggalan nyo ito ng tinik, maging boneless siya, mas masarap po yun. Okay, sa ngayon gagamit muna ako ng may tinik. Okay, and gagamit din ako dito ng dalawang buong sibuyas, medium size ng luya, tatlong piraso ng kamatis, anim na pirasong kalamansi, may siling pangsigang, ayan, and may siling labuyo. Depende po yun guys sa inyo kung dadamihan nyo yung sili para mas maanghang, mas masarap, at okay lang din po yun. And guys, gagamitin po ako dito ng 2 tablespoon na sugar. Kung anong available sa inyo po, puti man o pula, pwede po yun. And gagamit din po ako dito ng 1 teaspoon na garlic powder and 1 teaspoon onion powder, 2 teaspoon ng pamintang durog, 4 na kutsarang toyo, ayan, and 1 kutsarang nor liquid seasoning and rock salt. Ayan, kung may available kayo dyan na iodized, pwede din po, basta't kukuntian nyo lang dahil meron na tayong ibang mga pangpalasa. Okay guys, excited na akong gawin at ipakita sa inyo, kaya tara na atin ang simulan. Hello guys, ito po ay gagawin na natin yung ating masarap na in-steam na bangus sa tuyo. Okay, sisimulan na po natin. Unang-una guys, ginayat ko na yung lahat ng mga sangkap. Ayan. Okay, yan, kung napapansin ninyo. Okay, unang gagawin natin, paghahalo-haluin natin muna lahat yung ating mga hiniwang sangkap. Ayan. May sibuyas, mayroon na po akong kamatis dyan. Ilagay ko na rin po itong luya, sili, siling pangsigang. Ayan. Haluin lang po natin ito guys. And maglalagay po ako ng paminta. Ayan, nadurog. Okay. Ngayon naman po, set aside lang natin to, okay? Itong bangus ay lalagyan ko ng konting rock salt. Kunting-kunti lang po. Ayan. Okay guys, kung napapansin niyo po, ayan. And lalagyan ko na po ng 1 teaspoon ng garlic powder. Tsaka 1 teaspoon ng onion powder po. Napakabango. Tabi na po natin muna po. And then, papatakan ko na po ng 1 tablespoon na nor liquid seasoning. Pa. Okay na po ito guys. Atin naman pong isusunod na gagawin ay ilalagay ko na itong ating hinalong mga sangkap na ginayat. Ayan. Ilalagay nyo lang po yan guys ng pag-aneri. Yan. Sa ibabaw po niyan. Tingnan nyo kung gano'ng kaganda. Yan pa lang po. Talaga namang nakakatakam na. Wow!
Ayan. Pag maraming toppings po, mas maganda. Kita nyo guys, kung gaano kaganda ang ating ganyan pa lang, parang gusto mo nang kainin. Ayan. Okay guys, last. Kalimutan ko palang banggitin kanina guys, na gagamit tayo ng half cup na tubig dito, okay? And guys, okay na po yung ating bangus. Talagang ganyan palang napakaganda na, tingnan nyo po. Lulutuin palang natin yan. Ayan, kung gaano kasarap. Ayan. Try nyo ito sa inyong tahanan. At kung bago kayo sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe, like, and share para naman mas ma-update ko kayo sa mga isi-share na mga lutuing pambahay. Okay po? Punta na tayo sa aking kalan. Ito guys, nandito na po tayo sa aking kalan. Binuksan ko na po yung aking kalan ng sa malakas na apoy. Unang-una po, maglalagay na po tayo ng half cup ng tubig. Ayan. Sunod naman po natin guys, yung apat na kutsarang toyo. One. Two. Three. Luluin lang po natin to. And then, isunod na po natin yung 2 tablespoons na asukal. Ayan. Haluin lang po natin yan. Tapos, ilalagay na po natin yung kalamansi na 6 na pirasong kalamansi. Ito po yun. Ayan. At, ilalagay ko na rin po yung paminta na 1 tablespoon na paminta. Ayan. So guys, hintay lang natin na kumulo at atin nang ilalagay yung ating bangus. Ayan. Haluin natin ng mabuti dahil yung asukal na nilagay natin dapat tunaw na tunaw po yun. Okay, hintay lang po natin kumulo guys, bago natin ilagay yung bangus. So guys, kumukulo na po yung ating pinakulong toyo na may tubig. Ito, ilalagay ko na po yung ating bangus ng paganyan. Ayan. Okay. Then guys, kung napapansin nyo, papakuluin lang natin dyan ang pakakuluin yan, hanggang sa lumambot yung ating isda. Okay? After 5 minutes po, ay ating babalikan at atin ang tatakpan. Okay? Parang malita ata yung aking takip, pero okay na po yan. Okay? After 5 minutes po, ating babalikan at titikman natin. Okay? So guys, after 5 minutes, ating iti-check po. Ayan, wow, ang bango mga kaibigan. Ayan, pagkatapos yan guys, pag ganyan na nakita ninyo, lagyan-lagyan nyo na siya sa ibabaw. Ayan, kumukulo na eh. Ayan, para mas lumambot din yung topping sa ibabaw. Tingnan nyo guys kung gaano kasarap, kaganda tingnan ng inyong ulam sa bahay pag ganito yung inyong ginawa. Ayan. Nag-dark na yung laman ng bangus. Ayan o. Oh. Tapos ngayon guys, atin ng iti-check yung lasa naman. Atin naman pong titikman. Bango! Kakagutom. Hindi ako nabibiro guys. Napakasarap. Nagtatalo yung alat, yung tamis, yung asim, basa, panalo. Okay guys, balikan natin after 2 minutes pa, okay? Ito guys, welcome back. Atin pong i-check ulit yung ating bangus. Kung ano na po yung itsura. Ayan, surprise po. 1, 2, 3. Wow!
Ayan yung sinasabi ko, napakabango. Nagkikrema na yung asukal na nilagay natin. Ayan guys, oh, napapansin ninyo. Okay guys, okay na po ito. At medyo maganda yung may kunting sauce na makukuha pag kumakain tayo nito. Ayan guys. Okay, hintayin nyo na lang po sa eating portion ni Marlo's Cuisine. Hello guys, welcome back. Ito na po yung ating pinakakahintay, yung eating portion kung saan ito yung paborito ng inyong lingkod, ng inyong kaibigan sa kusina. Okay, bago po tayo magsimula, shout out muna po tayo sa ating mga kaibigan dyan, sa Hanap Buhay, sa Wintron Family, Warehouse Family, and sa aking mga kaibigan dyan sa IQC. Yan. Magandang buhay po sa inyong lahat. At sa lahat ng Claronians, Dikipinians, Wintronians, magandang buhay po sa inyong lahat. And sa aking family dyan sa Palawan, yan, miss ko na kayong lahat sa aking mother at aking father dyan. Ayan, kumusta po kayo dyan? And sa lahat ng aking mga kamag-anakan, saan man kayo ngayon ang sulok ng mundo, magandang araw po sa inyong lahat. Sana ligtas tayong lahat. Ayan. And thank you, syempre, kay Lord sa mga biyayang ipinagkaloob na naman niya sa atin at hindi lang sa akin, kundi pa rin na rin sa inyong lahat. And sa aking wife, thank you sa suporta. And sa lahat ng mga nag-subscribe, like, and share ng aking mga videos, marami pong salamat sa inyong lahat, sa inyong tiwalang ibinibigay kay Marlo's Cuisine. Ayan. Ito po, nag-share na naman ako ng isang panibagong simple o masarap na ulam para po sa inyong lahat. Inaanyayahan ko na naman po kayo na sana maitry nyo ito sa inyong tahanan dahil napakasimple lang po yung ishinare ko sa inyo. Guys, ito na po yung naging itsura ng ating finished product. Ayan. Ayan. May sauce ng konti. More toppings on top. Ayan, hanyayang kainin. Talagang katakam-takam. Okay, guys. Atin ang simulan. Okay, una-una po, kukuha tayo ng sauce. Ayan. Hawig ito ng parang inadobo mo lang yung ano eh. Yung isdang galunggong. Ayan. Ito yung ibang slang. And then, tabi muna natin itong sili. Baka makain ko ito. Oh, sobrang anghan. Okay, kukuha po ako ng... Ayan ang gusto ko sa... Bangos pag ginano yung mga ganitong kasariwa pang ano, mga pagkakaiwan ng kamatis, sili, ayan, may sibuyas, ayan. Sarap talaga nga. Pagbigyan natin ng sauce. Ayan, and kukuha na ako sa parting chan, guys. Ayan ang paborito ko sa bangos. Ayan. Tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, pag sa paningi kayo bumili, i-request nyo i-boneless na yung bangos kasi nga alam naman natin matinik yung bangos, okay? Kung sa Palawan lang ako, hindi ganito yung gagamitin nating isda, yung mga medyo malaman talaga, ayan. Alam na mga palawin nyo yan. Ayan. Okay guys, atin ang subukong tikman yung ating finished product kung gaano kasarap ang steam na bangos sa toyo, ayan. Try ko muna po itong ating bangos. Excited ako. Gutom ako yung bango. Okay guys. Tulad ng sinasabi ko, unang subo para sa inyong lahat. Ang sarap. Talagang nanunuot yung pampalasa, yung sabaw doon sa laman ng bangus, tapos crispy pa po yung sibuyas, yung kamatis, hindi masyadong lata. Panalo. Try nyo na po, hindi ako nagbibiro. Hindi pa tayo sauce. Tingnan nyo po yung sauce na nilagay natin, yung half cup na tubig, tamang-tama lang po yun. Hanggang sa lumambot yung bangus at may matitira pang kunting sauce kagaya niya, no. Tapos yung luya po na nilagay natin, napakasarap. Nagbibigay din ng anghang. Tapos yung mga pampalasa na nilagay natin, talagang naandoon. Talagang nagbibigay ng aroma, ng sarap. Yung bango, guys, kung nandito kayo yung bango, yung singaw nito, napaka, ano,
sarap talaga. Kahit hindi mo pa siya nakikita, para magugutom ka na sa amoy. Dahil yung pagkakakrema nung asukal na nilagay natin, panalo, parang nag-caramelize ang dating po. Ang sarap. Hindi ako nagbibiro, itry nyo na po. Napakasimple lang. Oh, isang bangus lang bibilihin ninyo. Dapat yung iba namang mga sangkap niyan, alam ko meron na kayo sa bahay niyan. Kaya, hindi na kayo mahirapang maghanap. Okay? Kung wala kayong mga garlic powder, onion powder, pwede yun. Basta yung main ingredients na binigay kong pampalasa, eh huwag nyo nang tipirin naman yun. Okay? Kain tayo. Sarap. Saging po kayo. Sarap. Tapos yung kalamansi po na nilagyan natin. Kung may lemon din kayo sa bahay ninyo, pwede din yun. Kung wala naman, yung suka, pwede na po yun. Eh, meron lang akong stock ng kalamansi. Kaya, mas gusto ko kasi yung kalamansi dahil sa panlasa ko, sakto talaga yung asim na naibinibigay nito. Saka yung bango, nandoon, sarap. Iwas-iwas lang kayo. Natinik na ako before nung nakaraan sa tilapia. Ayan, may tinik na naman nga po. Natinik talaga ang bangus, guys. Pasensya na. Ito, guys. Hindi ko napapatagalin at alam kong gutom na rin yung aking mga kasama dito sa bahay. Ini-invite ko sila na sumama sa aking eating portion. Ayaw, nahiya. Ako lang talaga yung may sadyang kapal ng face. Kaya, thank you for watching, guys, and God bless everyone. Bye! See you next time!